Sabi nila, ang kaganapan daw ng pagiging isang babae ay ang pagiging isang mabuting asawa at ina. Cerebral palsy, may pati sa utak niya ang na-damage. How far your daughter will go will depend on you. Daisy, kaya natin to. May awa ang Diyos. Sa istoy, lahat ng gusto mo, bebe ka. Nangako ka, ha? Magkasusupa na kami si Mami. Emil! Umupo ka doon yung narigalo mo sa akin. Hindi ka napapagod? Bakit naman ako mapapagod sa'yo? Kahit kailan di ako mapapagod sa'yo, April. Kay Miss Daisy and kay April, yung kwento nila is unconditional love talaga. Ang buhay ng mga anak mo ay buhay mo. Daisy! Hello! Hi! How are you? How are you? Eto, hindi makalabas. Good to see you! Pa umi-airy yung regalo sa MMK para na kaming pamilya dahil kay April. Meron kaming organization, yung Punlakan. Kasama namin yung ating mga PWDs na mga kabataan. And then kasama namin doon si April. Nakita ng dalawang mata ko yung nangyari sa buhay niya dahil kay April, yung anak niya na may cerebral palsy. Nakita ko rin personally kung ano ang dinanas na emotional burden na nangyari noon kay Daisy. Kaya doon lang pumasok sa isip ko na para bang gusto kong gawin yung role ni Daisy. Bakit mo ko pinarurusahan ng ganito? Naging masama ba akong anak sa'yo? Naging masama ba akong ina kay April? I tried writing it several times, kaya lang na-overwhelm ako, na-overcome ako ng pag-iyak. Ang tingin ko sa regalo is, it's an all-time relevant story. Ganun pa rin ang feeling ng isang ina sa kanyang anak. And even if sabihin mong lumipas ang mga panahon, laging nandoon sa damdamin mo, nasa dibdib mo, it's on your mind, it's on your heart. Si Daisy ang sumulat ng buong istorya, pati yung mga eksena, what happened to April, mula nang ipinanganak hanggang yung last moment ni April. Gusto mo i-on ko yung respirator? Hindi ka makahinga? Si April Hernandez ay isang mapagmahal, mabuting anak. Alam niya na may sakit siya at nahihirapan na yung mga tao sa paligid niya. Kaya sinusuklian niya ito ng kabaitan, ng pagmamahal. Alam mo yung pagpagod ka kapag naglambeng, mawawala? Ganon, may parang magic na binibigay si April. And well-guided kami ni Daisy. Kasi habang sinushoot namin yon, di ba, andun si Daisy lagi, and then ang husband niya, sila Concon, the family. Nakita namin yung struggle ni ate from a third-person point of view, hindi yung family member. Parang ganun pala yung itsura niya from outside. May ikon din sa sinulat ng script na huminga ka, April, sabayan mo si Mami. Sabayan mo si Mami, hinga. Inhale,
exhale, inhale. Sabi ni Direk, parang hindi ko imagine ang isto, ang scene na ito, basically. Can you tell me what happened here? What actually happened? So, umakit ako dun sa bed. Nilagay ko si Maha sa dibdib ko. April, anak. April, anak. Andito na ang mami. Makinig ka. Sinabihan ko siya na sabayan mo si mami. Inhale, exhale. Sabayan mo si mami, anak. Hinga. Paghinga ni mami, hinga ka rin, anak. Inhale, exhale. Inhale, April, hinga. Sabayan mo si mami. Inhale. I want her to feel yung movement ng aking dibdib. Kaya idinikit ko siya sa aking dibdib. April, sabay kay mami. Sabay kay mami. Sabay kay mami. Ano ko lang iwala. Huwag ka bibiti. Wala. Hinga. Talagang tumusok yun sa puso ko kasi, and, tinan mo, naiiyak na ako. Yung sinabi mo, hinga, hinga. Imagine yung damdamin ng mother. Kayang bumuhay ng anak. Diba? Gumigive up na nga yung mga doktor. Pero dahil sa pulso ng nanay nang inakap niya na sumunod ka sa akin, na-revive si April. Nagbigay si April ng pera kay Concon. At nagsabi siya na ibili siya ng regalo para sa akin. It was a Mother's Day gift for me. Nasabi ko lang sa kanya, hindi ko naman kailangan yung mga material na bagay na yan. Umupo ka doon yung naregalo mo sa akin. Ha? Kasi lagi siya nakahiga. Meron siya. Meron siyang wheelchair sa bahay. Ako wheelchair siya sa bahay. Gusto ko lagi siya uupo doon para mailabas ko siya. Sa story ni Daisy, parang yun ang gusto niya, na ayaw makita ni April na makikita siya ng mami niya na mawawala na siya. Nakaupo siya. Nakaupuan. Kaya parang yun ang regalo niya sa akin, ha? Pinilit niyang tumayo, umupo siya. Tama. Sabi nila, pag ang asawa daw namatay, ang tawag sa naiwan, biyudo, biyuda, balo. Ang anak, pag namatayan ng magulang, ang tawag ulila. Pero ang ina, ang magulang, pag namatayan ang anak, ang tawag sa kanila, wala, walang tawag doon. Wala kasing salita na magpapaliwanag sa nararamdaman ng isang ina na nawala ng anak. It was a line na sinabi ko during the launching ng April Hernandez Memorial Award. Out of the knowledge na nakakatulong din yung situation na yun sa ibang tao. Ate, sorry. Sorry. Ito yung closure din na hinahanap namin. Kasi losing a family member is never easy. Death is always one of the most difficult things that a family can go through. Lalo na kapag special member of the family. This one is very memorable sa akin. You know why? Kasi hindi ako nag-create ng character. Your daughter is a special person.
wala siyang kapasidad na pumasok sa isang kontrata. Hindi mo pwedeng i-underestimate ang kakayahan ng isang babae. There's no such thing as sinabi nila, babae ka lang naman. Nang ipalabas ang story namin sa Maalaala Mo Kaya, I was overwhelmed and overjoyed sa lahat ng humanga sa akin sa pagiging isang ina. At lagi't-lagi akong nagpapasalamat sa mga taong nabigyan ko ng inspirasyon. But to be honest, there's one person I'd like to thank the most. It's my daughter, April. Gusto ko siyang pasalamatan for allowing me to be her mother, for allowing me to love this much, at naniniwala ako na patuloy pa rin siyang naghahandog ng magandang bagay sa aming buhay. Ang latest gift na natanggap ko doon sa pagpapalabas, pagkasipelikula ng buhay ni April is makapagbigay siya ng inspirasyon sa mga mothers, sa mga special mothers, na huwag ninyong itago ang mga anak ninyo sa bahay. Ang persons with disability, it's a sector na hindi siya known na ganun pala kalaki. Since meron kang anak na ganun, you can relate to other mothers. Kaya I feel close doon sa mga persons with disabilities. Kaya even after na mawala na, iniwan na kami ni April, nagugulat nga si Kongfi pag kami mga activities ang PWDs, nakita niya nandun pa rin ako. Tama. Kasi ang feeling ko, if I can help them in my own little way, tutulong ako. Nawala na si ate, nag-venture na rin ako sa public office. Si mami ko was not only my confidant, my advisor, but she would always facilitate yung discussions pagdating namin sa concerns ng PWD. Mayroon yung institusyon na pwede nyo lapitan so that they can socialize with each other, and by doing so, mas bibilis ang kanilang development. Kasi kung itatago mo lang sila sa bahay, pakainin mo lang, talagang kawawa ang bata. The inspiration na binigay ng istorya ni Daisy at yung nangyari kay April, yun ang nakadagdag sa kaalaman ko para gumawa pa ng mga programa na mas mabibigyan ng atensyon. So, hindi sila iba. Hindi porque maliit ka, may depresya ka, parang wala kang karapatan. Of course not. Well, after 15 years, ito tayo ngayon, di ba? May angel na sila, si April. Yeah, I really believe na nandun siya at nakatingin sa amin. Kasi every time nagpukwento kami mga family, pag magkakasama kami, kinakausap namin siya. Ate, ate, nandiyan ka lang. Laging bumabalik sa isipan ko, yung ginagawa namin kasi noon, every Sunday, pupunta kami sa park para mag-picnic. Sinasabi ni April na gusto niyang magtayo ng sari-sari store. Oh. Naman, sabi niya, ako gusto ko maging lawyer. nung si Konko na nasa PICC at pinipin namin yung kanyang, nung pumasya siya sa bar, nagpe-play sa mind ko yung eksenang yun na ito na yung katuparan ng kanyang pangarap na gusto niya maging lawyer. May mga bagay din naman na naging reachable. After that, hindi naman kami totally natalo ng lungkot. Parang ang dami nang nangyari sa buhay namin. And I'm so thankful to the Lord na nandito kami. Surviving. Yung character ni Daisy iba eh. She's a very strong woman. If I can become at least just half of the kind of mother that she is, I would know that I am already successful as a mother. You have to always live up dun sa requirements ng panahon. Kung ano yung hinihingi sa'yo ng motherhood right now, yun ang ibigay mo ng 100%. Because we would only pass this way once.
ang buhay ng mga anak mo ay buhay mo. A-adjust ka lang sa sitwasyon, pero it will forever stay that you are the mother of your children na nagbigay ng buhay sa kanila at parte ng buhay mo ang iyong mga anak sa lahat ng panahon. I think at this point sa life ko, ang focus ko na lang mga anak ko eh, at saka mga apo. Nothing else. I will pray and I will guide them. And if I can a bit of assistance to them, then that's good. That's fine. It's enough gift for me. Hi, Daisy. How are you? Oh, Wambi. I love you, Nando. Daisy, happy birthday. Thank you. Bye. Salamat. Ang maligaya lamang ako, nagkasama tayo hanggang ngayon, Daisy, plus ang inaanak ko si Konkon na meron na akong apo. So hindi mapagkakaila na we are one family. Very, very memorable yun at totoo yun sa MMK na regalo namin ni Daisy. Kaya for that, Daisy, I salute you, Dini. I salute you as a mom, as a wife, and as a woman. Saludo ko sa'yo, Daisy. Totoo lang yan. Alam mo, anak, iniwanan mo ako ng isang regalo hindi mapapantayan ng kahit ano. Binigay mo sa akin yung kalayaan ko. Kalayaan ko na alagaan ka. Kalayaan ko na ibahagi naman yung pagmamahal ko sa daddy mo, sa mga kapatid mo. Hindi kita bibiguin, April, anak. Harapin ko pa rin ng buhay. Paninindigan ko ang desisyon ko noon. Dahil alam ko, yun ang nagbibigay sa akin ng kaganapan, hindi lang bilang isang ina o asawa o babae, kundi bilang isang tao. Tingnan mo, marami akong natutunan sa iyo. Marami kang itinuro sa akin. Salamat, April, anak. Salamat, anak.